Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong maparay ni Zoe dahil pinalo ito ng kanyang mami sa kadahilanan na agad naman din itong sinumbatan ni Zoe ang kanyang mami kung bakit umano nito pinalo ni Moira, at dito agad naman din itong sinabihan ni Moira ang kanyang anak kung bakit umano ito nagtatalon-talon habang natutulog sa kadahilanan, na agad naman din itong naaalala ni Zoe na isa lang pala umanong panaginip ang kanyang nakikita, kung kaya't agad naman din itong ikinuwinto ni Zoe sa kanyang mami na nakikita umano nito ni Zoe ang kanyang mami na nakasuot umano ito ng wedding gown, at katabi umano nito ng kanyang mami ang kanyang daddy na itong si Dr. Tanyag, dahil ikakasal umano sila muli sa kadahilanan na nakangiti naman din itong si Moira habang pinapakinggan ang kanyang anak na nagkukwento, at dito agad naman din itong sinabihan ni Zoe ang kanyang mami kung bakit umano nito pinalo, kung kaya't hindi umano nito natuloy ni Zoe ang kanyang panaginip kung natuloy ba talaga umano ang kasal nila ng kanyang daddy. At dito nalungkot naman din itong si Moira, at naisip nito ni Moira kung bakit nga ba umano niya pinalo itong si Zoe. Dapat hinayaan na lamang umano nito ni Moira itong si Zoe upang matuloy umano nito ni Zoe ang kanyang panaginip sa kadahilanan, na agad naman din itong sinabihan ni Moira ang kanyang anak na matulog umano ito muli, at para mapagpatuloy umano nito ang kanyang panaginip, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Zoe ang kanyang mami na para umano itong si Raulo paano umano nito maituloy ang kanyang panaginip na natapos na umano ito dahil nagising na itong si Zoe, kung kaya't tumayo na itong si Zoe at nagpapaalam sa kanyang mami, at lumabas na ito sa opisina ng kanyang mami, at habang naglalakad itong si Zoe sa hallway ng Epix Medical Hospital patungo sa operating room ay nakasalubong nito ni Zoe itong kanyang tita na itong si Giselle, at kasama nito ni Giselle ang kanyang anak na itong si Justin, kung kaya't nanginginig naman din itong si Zoe, at naisip nito ni Zoe na tila sinabi na umano nito ni Justin ang totoo, at nang magkaharap na silang tatlo ay agad naman din itong pinagtatawanan ni Giselle itong si Zoe, at sinabihan naman din nito ni Justin itong si Zoe na makukulong na rin umano muli ang kanyang mami na itong si Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.